Talon, ito ang huling utos ni Captain Benasayaw sa kanya noong babaeng co-pilot na si Mary Grace Baloyo upang sana ay makaligtas siya dahil sa ang noy minamaneover nilang aeroplanong pandigma ay nagkaroon ng malaking problema dahil ano pang bumulusok ito at mawalan sila ng kontrol. Susunod naman sana noon si Grace sa order ng kanyang kapitan, subalit nang makita niyang ang aeroplano ay babagsak sa isang residential area na mayroong mahigit sa 200 pamilyang nakatira na pwedeng matamay, ay pinili niyang magpaiwan at pinilit na kontrolin ang aeroplano bago pa man ito bumagsak at sumabog. Pero well, bago pala natin simulan ang nakakamangha pero nakakalungkot na kwento ng naging buhay ng 28 years old na babaeng piloto na si Mary Grace Baloyo, ay kung ngayon palang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon upang synchronize rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Mary Grace Baloyo, o mas nakilala sa pangalang Amazing Grace. Si Grace ay ipinanganak noong October 30, 1973 sa Bacolod, Negros Occidental ng mga meat vendor na sina Romy Baloyo at kanyang misis na si Annie Pango. Bata pa lamang umuno si Grace noon ay nakitaan na siya ng kanyang mga magulang ng kakaibang pagkahilig sa mga sasakyang panghimpapawid. Kaya naman dahil dyan ay sinuportahan na lamang siya ng mga ito. Taong 1991, noong makapagtapos siya ng sekundarya sa Escolasticas Academy sa San Fernando, Pampanga at kalaunay pumasok sa Cebu Institute of Technology University at nakapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Airline Management. Matapos niyang makuha ang kanyang bachelor's degree, ay pumasok naman siya sa Philippine Air Force Flying School sa Lipa City, Batangas. Dito ay nagsanay siya ng husto upang maging isang ganap na piloto. Dahil sa mga sakripisyo na ginawa niya, makamit lamang niya ang kanyang minimiting mga pangarap, ay napasama siya sa 6 na mga mapapalad na babae na naging combat pilot ng Philippine Army. At hindi naglaon ay napabilang din siya sa 15 PAF Strike Wing ng Philippine Air Force bilang piloto ng eroplanong pandigma na OV-10 Bronco at MG-520 na siyang nagbibigay ng air support sa mga kasundaluhan kontra sa mga rebelde. Dahil sa kanyang ipinapamalas na kahusayan sa pagmamaneobra ng mga eroplano, ay kinilala siya bilang isa sa mga pinakabata at pinakamagaling na babaeng piloto ng OV-10 Bronco. Katunayan, dahil sa kanyang kahusayan ay napabilang siya noon sa isa sa mga nanguna na umatake sa Camp Abu Bakar sa Maguindanao, kung saan ang mga rebelde sa ilalim ng Moro Islamic Liberation Front ay nakikibahagi sa pwersa ng gobyerno sa isang mabangis na labanan. At bilang pagkilala sa kanyang husay ay ilang ulit na din siyang nakatanggap ng mga medalya bilang parangal. Ilan sa mga nakuha niya ay ang 8 Gold Cross Medal at ang 2 Distinguished Aviation Cross Medal. Subalit sa kasagsagan ng maganda niyang karera bilang isang piloto, ay biglang dumating sa buhay niya ang isang hindi inaasahang pangyayari. March 26, 2001, habang bumubuhos ang malakas na ulan, si Grace at ang kanyang co-pilot na si Captain Benasayaw ay iminaman ni Oprah ang OV-10 Reconnaissance and Bomber Aircraft sa Mabalacat, Pampanga. Silang dalawa ay nagkakandak ng isang proficiency flight mula sa kanilang home base sa Sanglay Point sa Cavite patungong Clark. Habang sila ay nasa kanilang final approach patungong Clark sa runway 20, ang eroplano ay biglang nagkaroon ng engine failure. Dahil dyan ay nawalan sila ng kontrol at mabilis na bumulusok patungo sa isang residential area na mayroong mahigit 200 pamilyang nakatira. Dahil sa nasaalangan na silang sitwasyon ay kagad na iniutos ni Captain Nasayaw kay Grace na mag-eject na sila. Susunod naman sana si Grace sa utos ng kanyang kapitan. Subalit nang makita niyang ang aircraft na kanilang sinasakyan ay babagsak sa lugar kung saan maraming tawang maaring madamay at haharap sa walang dudang kamatayan, ay pinili niyang magpaiwan upang piliting iiwas ang eroplano upang bumagsak ito sa lugar kung saan walang tao. Sa kabutihang palad ay naiiwas naman ni Grace ang OV-10 Reconnaissance bago pa man ito sumabog. Bandang 3:48 ng hapon ay nagulat ang mga residente nang may narinig silang malakas na pagsabog sa isang bakanting lote ng Philhome sa Barangay Mabigas sa Mabalacat, Pampanga. Ngunit sa hindi magandang balita ay hindi na nailigtas ng 26 taong gulang na piloto na si Lieutenant Mary Grace Baloyo ang kanyang sarili sa malakas na pagsabog na iyon. Subalit nang dahil naman sa ginawa niya ay nailigtas naman niya ang mahigit 200 mga inosenteng tao na malamang na madadamay sa malakas na pagsabog na iyon. Dahil sa katapangan at kabayanihan na kanyang ginawa ay iginawad ng Noy Pangulo
na si Gloria Macapagal Arroyo ang pinakamataas na parangal na makukuha sa Armed Forces of the Philippines at ito ay ang medalya ng kagitingan o ang Medal of Valor at hinirang bilang Air Force Captain. Si Mary Grace Baloyo ay isa lamang sa apat na kawani ng hukbong impapawid na nakatanggap ng Medal of Valor at sa apat na yon ay siya lamang ang natatanging babae na tumanggap nito. At sa pagtanaw sa kanyang ipinakitang kabayanihan ay pinatayuan siya ng isang memorial statue ng Bacolod City Government sa harap ng Old Bacolod Airport. Ang kanya namang mga labi ay inilibing sa Bacolod Memorial Park noong taong 2001. Maaga man niyang nilisan ng mundo ay nakapag-ambag naman siya ng hindi patatawarang katapangan at kabayanihan na hindi malilimutan lalo na ng mga taong nailigtas niya. Sabi nga nila, ang buhay ay sadyang napakaikli. Kaya habang tayo ay humihinga pa, ay gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya naman, dahil dyan ay taus-puso po akong sumasalut sa inyong katapangan, Captain Mary Grace Baloyo. Rest in peace po. At siguro ay dito na magtatapos ang maikling kwento natin ngayong araw mga kaibigan. Pero bago pala tayo tuloy magtapos ay kung nagustuhan niyo po ang kwento ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. Huwag niyo rin pong kalimutang pindutin yung bell icon upang sa ganun ay isa kayo sa mga maunang ma-notify sa tuwing may bago akong upload. At tayo na nga, hanggang dito na lang, hanggang sa muli, agbyag!